AR. Ating ano, malakas na contender kanina for the past few trading days. Okay ba yung audio ko? Yes, Yep, yes. yep. Yan, okay. So if we will not be speaking, kindly mute. So we can use the chat box then para makita ang ating, hindi malabas yung chat box ko. Anyway. Ayan, si AR. Pero just to So, siguro answer a little bit about yung tanong ni John Vincent, no? Hindi siya biglang tumaas. Usually yung mga ganyan, may ano yan, may parang ang tawag ni John, yung parang setup eh, di ba? Parang from your, siguro from the, let's say pag hindi ka aware masyado, hindi tayo aware masyado, parang feeling natin, uy, biglang tumaas. Pero hindi siya biglang tumataas. Meron talagang setup yan before bumuelo. Yun, tama. Maganda yung term ni Nap. Bumuelo na siya. ayan. Diba? Kasi meron dyan Oo, kasi mga traders, experienced kwento namin traders. yan nakita eh. Oh, may mga experienced traders dyan na Diba? before pa umakyat, way before pa umakyat, medyo naka, ano na yan, naka-observe na yan May dyan, positions na. binabantayan na, o tapos may positions na. Ayan. So, pumasok yan sa radar ng DNA Investment Club early December, no? So, ganyan ang itsura niya. So, hindi pa natin nakikita yung mga susunod na days. So, medyo naging cautious kami. Actually, hindi medyo. Cautious talaga. Kasi nga, ano siya, yung fluctuation niya, yung isang fluctuation niyang ganyan, malaki na agad yung percentage relative to the price niya. So, yun, in-observe namin nung mga sumunod na trading days. And then, yung mga nagpakita. So, nakita namin, lakas, hindi bumabagsak. Parang nag-hold siya dun sa, dito sa 0.0025. So, ayun. Bigla na lang siyang nagising after some trading days. And fast forward to today. So ayan yung ano, ayan yung parang buwelo na ginawa niya after ng malaking move na to. Nagkaroon siya ng buwelo. So nagkaroon ng sideways ng onte, although nag-build siya ng higher lows dun sa price bar, sa mga candle niya. No? Higher low. Tapos, ayun. Na-maintain niya, hindi naman masyadong bumagsak. And then Explain mo finally, yung higher low. Ano yung higher low, especially for those na hindi familiar sa term? ayan. So si higher low, kasi ang yung isang candle, meron siyang high point, tsaka merong low. So yung low niya, kapag higher yung low niya, so sa mga susunod na mga candlesticks, kung tawagin. Ibig sabihin, nag-ano siya. Nagpo-form siya ng uptrend. Hindi na siya bumababa from that low. Didikit lang siya within the day. Pero magko-close siya above that perceived or yung nakikita nating support. And then sa mga next trading days, hindi na siya ulit bumaba. So, ito, this low is higher than this low. Kasi itong low na to is higher than this low. Yan, di ba? Tapos nagkakaroon siya ng pattern, higher, low. So, ganun yung parang pattern na gusto natin to confirm na may build up o nagkakaroon ng trend si, ano, isa yon sa mga sign na magkakaroon siya ng uptrend or magkakaroon siya ng continuation trend niya na pataas. So, yun. So, yun si AR. Ayan, hindi ko makita yung chat box. Ayan. So Okay. Merong ito may question. Ano raw yung risk reward ratio? Pakita Okay. mo ulit. Saan mo pinakita yung last So, time?
Ganito siya eh. So, ang gusto natin minimum. Ayan, yun na pala. Meron ka pala. So, kunyari, ayan. So, yung nakalagay naman dyan. So, gagawin natin yan. For example, didelete natin. Meron ditong tool na long position. Di ba? Kunyari, bumili ka sa moving average 10. Di ba? Kunyari, dumikit sa EMA 10. Bibili ako dyan. Kunyari, itong dikit na to. So, magsiset ka ngayon ng stop. Or yung stop loss mo. Kunyari, sa EMA 20 ka magsa-stop. So, yung ganun kaliit na distance, 13% na. So, yung kung nakikita mo siya at that point, kunyari, yan yung day na bumili ka. Kung nakikita mo siya that na magbibigay siya ng reward sa atin or napapreceive mo siyang based on your studies na papatak siya ng 0.0042 and magkakat ka ng loss mo below 0.0026. Ibig sabihin, ano siya, worth it siya na trade for us. No? Na kapag na-hit niya yon, so it's either, dalawa naman yan, if happy ka na, di benta, pero kung nakikita natin na pwede pa pala siyang umangat, ang isang strategy, kung talaga naniniwala tayo dun sa stock na yan, or sa lakas niya, sa momentum, is to sell your positions ng partially. Pwedeng half, kunwari. So, sell half ka after mo makahit ng 40%. Tapos yung other half mo is pang-ride mo ng trend. Pa-follow mo lang yung trend. So, kung ginawa natin yun, so nag-take profit ka na 40% dyan. Tapos, yung extra ride mo to the next day plus 80% pa. Ibig sabihin, kumita yung 50% ng positions mo ng additional na 80% kung binenta mo siya kanina. Yun. So, to answer the question, yung gusto nating ratio na ideal is at least 3 times nung nire-risk natin. Or nire-risk natin na na stop. Okay, I hope I answered your question. So, let's stick with AR siguro. If you, is it a good time to jump in? Ayun. And join the bandwagon sa AR? Kung meron kang time to execute within the day, pwede. Pwede mo pang panoorin na kung umalakas pa talaga. Kala ko bilhin na eh. Ano? Kala ko bilhin na eh. Papanoorin lang pala. Baka mamaya makita natin, masabi natin bilhin, tapos na-disconnect. Tapos di na nakabalik. O di bumili siya bukas. So may caveat, di ba? Meron tayong ano, fine print na pwede niyang panoorin within the day kung meron talaga siyang momentum pa or marami pang buyers. Yung gusto natin kasi bless you. Bless you daw. Yung gusto natin nagpo-form siya ng consolidation or ng sideways pattern within the day kung talagang gusto mong sumakay sa trend ni AR. So for example, nung ano ba kanina? 18? January 18, di ba? So kaya yes, nag-start today. Yung kaninang mga order. Ito. Yan. So kung niniwala ka kay AR, ayan. So, pwede kang maghintay muna. So, kailangan patient din. Kasi pag nag-chase tayo minsan ng price, baka biglang pagdating dun, peak na pala yun, di ba? Tapos bigla kang bentahan pababa. So, pwede ka mag-observe muna every 5 minutes
tingnan mo kung nag-perform ba siya ng somewhat support, di ba? Ayon sa mga bago yan. Bali, magkakaroon naman tayo ng mga basic sessions soon. Parang ganyan yung naging support niya eh. Based doon sa nag-resist siya dyan nung kahapon, ay nung last trading day. Tapos yung resistance na yun nag-turn into a support. So parang doon na siya, hindi na siya bumaba from that. So kung naniniwala ka sa kanya, tapos nagkaroon pa ng volume spike dito. So mukhang may laman pa siya, parang ganun. So pwede ka nang bumili at this time. Kung bumili ka dyan, nakakuha ka at around 0.50 something. So meron ka ng, let's say, kunyari, dito ka bumili ito. Ano yan? 0.55 to ano. So meron ka within the day, 38%. Pero for talaga nag-uumpisa, kasi wala masyadong time, hindi masyadong ideal, no? Baka wala na tayong magawa sa work kung pinapanood lang natin yung pera nating mag-fluctuate. So hindi siya for everyone. Parang ganun. Kung ganitong klaseng intraday na play or ano, move. Dito, John ano, Vincent, di daw nakapasok sa ano, binarat niya ng 48. Oo, oh, binarat mo kasi ako, bumili ako at anong price ba ako bumili? 58 yata eh. Something ka, oo, sabi mo. 55. Huwag mo babaratin. Kung feeling mo strong yung ano mo, yun yung natutunan ko rin eh. Hindi na siya bumisita over the past few weeks eh. Kung gusto mo talagang ano, kung gusto mo talagang makapasok, huwag mo nang baratin kasi kung feeling mo yung reward is worth it naman. Pero syempre, kakabahan ka pa rin. Kasi ito, ito lang rin ha, hindi siya for the faint of heart, kumbaga. Kasi this is a very lightweight stock. Meaning, kung gaano kabilis siya umangat, ganun din siya kabilis pwedeng bumagsak. Mm-hmm. So if hindi ka pa sobrang familiar or sanay, might as well wag mo munang subukan. Especially at this point kasi syempre mataas na eh. Pero if you're willing to take the risk, then okay lang. Follow the trend pa rin kung ano yung, pero mabilisan to eh, like ano to, very lightweight kasi to eh, isang buy lang dyan could move kaagad or isang big sell lang could move the stock already. Like we said, yung fluctuations niya konting angat lang or baba, malaking percentage na, so you have to be careful. Kung talagang matigas yung ulo and gustong ano, gustong, you want to get your feet wet, kahit yung buong katawan mo na maging wet sa mga ganitong stock, konting-konting portion lang ng portfolio mo yung ilalagay mo para lang matuto ka ng konti. Kumbaga, parang ito-tuition mo. Okay, tingnan nga natin kung kaya ko talaga mag-intraday, konting amount lang. Wag all in. No? Kasi minsan nakakasilaw. Oh, nakailang siling na to for the past days. Mag-all in kaya ako dyan para makapag-retire early na ako. So, yung risk management, very important din. Saka ano, if feeling mo you're buying it kasi you are, you just have that fear of missing out and then medyo bago ka pa, yun, hindi rin yun good sign. Yung feeling mo na, uy, gusto kong makisabay pero hindi mo talaga sure kung may good reason or logical reason or chart, based sa chart, hindi mo alam kung ano yung reason kung ba't ka magbabay. Medyo, for me, no-no na yun. It's some behavior that you should watch out for as you invest in the market. Kasi yun yung usually nagpapa-ano sa'yo eh. Nagpapa, ano tawag doon? Yung tipong napapahama ka. Kasi ganun din ako noon before eh. Parang hindi ko alam. Uy, nafo-FOMO lang ako. Tapos bibili ako. Tapos biglang bumagsak by mga 10-15%. Tapos hindi ko na alam gagawin ko. Tapos bebenta ko. Pagbenta ko, angat. Di ba? Minsan ganyan eh. So, sabihan mo kami pag magbebenta ka para. Kaliwaan ulit.
Yun. Okay na ba tayo kay AR? So, hindi siya for everyone. Gusto mo lang siyang bantayan. Maybe, baka naman gusto mo siyang i-trade intraday sa ano, sa practice account. Alam ko parang may practice dito eh. Okay, may mga questions parang, dito maganda from Jesus Araneta. Bakit puro mining? Parang pababa or consolidating yon mga karamihan ng stocks while puro mining yung mga nalipad ngayon. Galing pa din ba ito dun sa early December news from the ENR or may bagong balita? I think most of these are ano eh, hindi na siya supported by fundamentals eh. More on technicals na siya, meaning price lang talaga yung tinitignan. Correct me if I'm wrong, ah, Argel. Pero kasi these are, itong mga companies na to, tawag nga namin dyan, basura stocks na yun, di ba? Parang, but, it's just, paano ba, where the, anong ba dyan? Take mo dyan, Argel. Minsan kasi may mga ganong times na yun yung natitipuhan paangatin ng mga tao. ng pera. Parang kung saan napupunta yung pera, dun sila nag-flock together. Pero yun nga, yung news to, yung AR na to. Yung news to. May catalyst nga rin siya. Yung sinasabi mong, hindi yata yung December. December news ba yun? Oo, tama. December. Oo, kasi December, early December natin siya na kita sa radar natin. So, siguro as the news unfolds or yung mga, kasi minsan yung chart nire-reflect na nga niya yung, ano, yung news. Minsan, pag meron news, minsan huli na tayo. Parang sell on news na nga dapat minsan. So, as pero, for the bagong balita, so far, wala pa naman tayong significant na nakitang bago in terms of macro update, di ba? Parang wala. Meron ditong question. Anong seasonality ng PSE? Like, sa call center, madami absent after sahod pag holidays. Kung meron ganun. Parang walang seasonality, but there's a cycle. Mapapansin mo. So, usually, mag-start yan. Well, since it's a cycle, pero simulan natin doon sa big cap stocks, yung mga index stocks na pinag-uusapan. Yun yung unang mga aangat. And then, pag masyado ng overbought yung mga index stocks, pupunta naman sa mga mid cap stocks, yung mga dito, di ba? Usually yan, mga yan. Yung mga smaller companies not part of the index, doon naman sila. And then after nun, doon na sila sa tinatawag na basura stocks. So, pretty much parang nililipat-lipat lang yung money kung saan pwedeng kumita. So, ganun yung cycle. It's really not a seasonality, pero it's a cycle. And in a year, usually maraming times na umiikot yung cycle na yun. Hindi lang siya one cycle per year. So like ngayon, mahina yung mga index stocks, yung mga big cap stocks. Pero malakas yung mga basura stocks. So possible na ang next move nito is yung mga index stocks naman yung gumalaw. Overbought na rin or nasawa na rin yung mga nag-i-invest doon sa mga basura. So, ganun. Iikot lang siya. Kasi, like we said, pwede mag-correct. Pag nag-correct yung index stocks, then, pwedeng maging opportunity yon for others na makita ng iba na, oy, bumaba na yung index stocks, pasok naman tayo doon. Yung ito, di ba yung pinasabi kong bumaba yun? Ako, masabi nila kasi sa alibibig doon. Eh, sa DGF yun. So, yun.
Wait kaya, lang ha. Balikan ko yung question. Ha. So madaming questions si ano, which is good. Madaming questions si Jesus. Okay. Sige, while ano, while binabrowse through ko yung question, ang next seta is TBGI. TBGI. Parang APL muna. Ayan, sige, go. APL. APL tsaka MM daw. Yan, si APL. So, parang ano din to, no? Parang AR moves. Parang AR din yan eh. Biglang ano, taas. Na hindi man lang siya dumidikit dun sa gusto nating ematin. Halos lang itong malaking candle na to nung January 14. So, again, if gusto natin itong i-trade, intraday natin yan titignan. Or somewhere na pasok dun sa gusto na nakikita nating support. Kung hindi natin kaya makita na intraday. No, so baka itong time na to na lumapit siya dun sa EMA 10 natin, yung kulay red na line. Pero ayun nga, kung hindi talaga kaya, tingnan natin kung mag-consolidate ng medyo mas sideways. Kasi pag ganitong lumilipad, eh, hindi siya ideal pa. Or lalo na kung hindi pa tayo ganun kasanay. Pwede mag-ano muna tayo. Hintay ng consolidation. And kung talagang okay siya, hindi siya bababa dun sa mga makita nating support in the next few candlesticks na form niya in the next days. So nakaka-ano lang talaga, nakaka-attract i-trade yung mga biglang umaangat. Diba? Pero minsan, okay lang din magbaging patient para mas yung risk natin mas controlled. Kasi kunyari, dyan na tayo bumili kanina, end of day. Tapos bukas biglang nag-fluctuate. Sinundo yung mga tao sa 0.25. So magkano na yung ano na yun? Magkano na yung drop ng price from 30-50, di ba? Magkano? Sinundo sa EMA 10, for example, dito. So, 18%. So, kung makikita mo siya sa, kung based on your analysis, eh, bibigyan ka niya ng times 3, di ba? Mag-long position na lang na. Ng 3 times your, ano, 0.25 bull number psychological support. So kung gagawin natin times 3, ibig sabihin na aral mo siya and nakita mo siyang pupunta sa around 47. So, kung convinced ka na kaya mong i-take yung gantong drop, tapos kaya mong i-execute na magbenta pag nag-close below 2,500. Edi go. Go for APL. But if not, stay away muna. And then, hanap ng consolidation. Kung maging strong yung support doon, pwede mong baratin doon sa support na ma-form niya. Okay? So again, gusto natin manage lagi yung risk natin kasi gusto natin ma-protect yung capital. Yan yung mga ano natin. Yan yung capital natin ng mga workers natin that will duplicate. So gusto natin may risk management and capital protection. Okay. Okay ba? Okay, may question ulit. So, balik tayo sa question ni Jesus. Portfolio management naman. Maganda yung mga tanong ni Jesus eh.
Wait, hindi po planted yan, ha? Oh, hindi. Hindi ko lang. Pakisipin niya planted. Hindi, pero thank maganda you. Yung mga thank you sa question. Thanks, Jesus. Portfolio management naman. Small number of stocks lang ba daw tayo nagpo-focus or madaming maliliit na amounts in multiple stocks tapos wait for good timing lang? Nag-iiwan ba kayo available buying power or inuubos niyo as much as possible? Sige, Argel, ikaw. Ikaw naman. Okay, ako naman. Sa akin kasi halo eh. Meron akong stocks na pang long term, mga index name. Tapos meron din akong pang mga ganyan, pang mga setup na 3x risk-reward ratio. So, may sabihin, meron ako small number of stocks na pang index or pang long term. And then meron din small na pang day-to-day or week-to-week or month-to-month. So, hati. Parang gano'n. Oo. So, hindi ko pa natamad ako lumipat ng broker eh. Para doon ako mag-trade. Parang gano'n. Para at least, core and satellite strategy. Oo. So, ako gano'n yung strategy ko. Meron akong account ng online broker na for investing lang. So, meaning, kasi nag-take ako ng opportunity nung nag-drop yung market nung March. So, nag-invest ako. And then, syempre, nag-recover na rin siya. So, medyo maganda na rin yung earnings nun. So, I keep it there. Pero, lahat yon puro blue chips lang. So, a little bit of a lot. Parang ganun. Maraming blue chips. And then, iniwan ko lang doon. And then, ginawa ko yung nag-open ako another account for trading. Kasi before naman the lockdown, hindi ako very experienced or until now naman hindi ako experienced. Pero hindi ako sobrang familiar or marunong executing a trade. Nalilito pa rin ako or nadadala pa rin ako ng emotions or wala pa rin akong discipline or walang strategy. So, ginawa ko ay open a new account for trading lang. So I don't hold stock for months. Minsan a month or two siguro, pero position trading lang, meaning kunyari yan yung mga AR, 'di ba? Pag natunugan and then nakita ko na parang pwede, then babay ako for position and then pag na-reach na yung gusto kong price, isa-sell ko talaga kahit may potential pa to go higher. Basta I execute my plan just to give myself the practice na yung discipline, to practice the discipline of selling, taking profit, cutting loss, ganun. So, ngayon, I have two different accounts. One for trading, one for investing. And tungkol dun sa available buying power, depende. Kasi syempre magsisell ka. Minsan naman pag nagsisell ka, wala ka pa rin naman mabili. So hindi ko finoforce yung sarili ko to buy. Hindi ko na rin iniisip yun eh. Basta pag nakasell na ako, maghahanap na lang ako ng ibang pwedeng bilhin. Parang ganun. But wala talagang strategy na, oy, lagi ako maglalagay ng, or mag-iiwan ng cash. Kasi parang ang idea ko is, if lagi ako may cash, meaning laging merong hindi nakasakay. Diba? So if merong opportunity, sayang naman. Kunyari, nag-iwan akong 10,000, hindi siya nakasakay. Eh kung lagi namang may opportunity, might as well kung maganda yung conviction ko, ipapasok ko na lahat and then sakay, execute my strategy and then i-sell ko na siya at the time na gusto ko, na based sa plan ko kung kailan ko siya dapat i-sell. So ganun yung ginagawa ko. Wala talagang set na dapat merong naka cash lagi. So yun, sige, next. Sige, okay. Ano tayo? One chart, one question para ano. Ano yung next? APL, MM yan, mga favorites. Yan, so nag-gap up kanina si MM. Gap up meaning from the last trading day, yung opening niya is higher than price or that level. Pero hindi pa rin na-sustain, no? Hindi pa rin na-sustain above 8. Gusto natin mag-stay siya above 8.
Yun yung tinitingnan natin na ano niya, na parang confirmation na malakas pa siya for the next move. Pero ang nakikita natin dyan is, yun nga, ito si 7.2 and 8. So parang yan yung magiging ano niya, range niya ng consolidation. So bukas, tingnan natin kung mag-stay above 8 na siya. So one way to do that is bili na po tayo ng MM. Pero yun, ganun natin siya nakikita si MM. After nung big move niya kasi, gusto natin nagko-consolidate. Kasi ganito yung gusto natin maging pattern niya. No? Medyo may mga sideways move. Didikit ng konti dun sa moving average para meron tayong chance bumili. So ito, bumili ka dito, medyo ano ka, gutsy. For example, talagang sinunod mo yung plano. Pwede ka na naka-entry dyan. Or dito. Dito sa 7, gano'n to. 7.2-ish. So kung end of day, kunyari bumili ka dyan, naka dito. So kumita ka na. So yun. Nakikita natin kay MM plus yung menu siya, di ba? Parang makikipag-compete daw siya kila sa mga big names. Tapos mayroon din siyang news na this April, yung parang warehouse operations ba? Tama ba yung basa ko doon sa news na yun? Parang April yung ano, start. Yung lalaban siya sa SNR, wholesale, ano? Oo, oh, yan, wholesale. Ano tawag doon? Wholesale market. Parang nakalimutan ko na yung tawag. Multuhan. Oo. Parang yung mga SNR and Landers. Pero ang hindi ko rin alam kung imported. Baka kasi aling mga... puring lang pala eh. Pure gold lang pala eh. Pinaganda lang. Aling puring. Manong macho. Yun ang magiging pangalan niya dahil MM. Manong macho. Yan. So yan ang nakita natin yung MM. Again, entry based sa kanyang DNA, sa DNA ng stock niya. Entry is sa MA10 kung gusto natin mag-start mag-accumulate habang nagko-consolidate. So okay, mag-alala, aangat din yung MA10 na yan pag nag-stay siya dyan sa levels na yan. Just be patient. Patient lang. Be patient. Alright. Si ano raw? Si... Oh, sige. Meron pa. Si... Ano yan? Resident trader natin, si Regan, would like to share din. Si Regan, yeah. For those who are new, siguro the most experienced trader here. More than... Bread and butter. 15 years experience. Sige, Riggs. Go. Ay, good evening. Hindi, share ko lang about yung mga basura. Kasi syempre, gusto natin ma-protect yung gains natin sa for the past months na umakit yung market. Since the pandemic, kasi ang laki na inakit eh. So, since depressed yung prices, ang unang umaakit yung mga big caps. Syempre, mura sila, may value. Now, yung mga big caps, ang laki na rin inakit. Kahit blue chips, umakit 50%, mga GT cap. So, yung mga tao, after nun, since overbought na and overvalued na, naghanap sila ng malilipatan. Actually, yung sabi na rin to ni Jeremy, medyo ulitin ko lang para ano. So, naghanap sila ng lilipatan. So, sa second liners, so, makikita mo ano yung mga malaking umakyat. Mga nickel, MM, Dito, Ascent. Ang maganda sa yung sa second liners, they are real company. Totoong company siya. May catalyst talaga. Nickel, umakit yung nickel prices, Dito with the rollout of the telecom business, MM with the supermarket operations niya, tapos yung Ascent with sa power generation niya and the rights offering. So ngayon, sobrang laki na rin nakit ng mga yun. Almost yung iba, almost 100% na eh. So yung mga tao, naghahanap na naman ng may bagong lilipatan ng kanilang pera. So, kaya napupunta sa basura. Ngayon, hindi ko sinasabi wag kayo mag-trade ng basura kasi actually, mas madali kumita sa basura pero dapat ingat din kayo. So, paano mo ma-filter yung basura? Or kung anong bibili nyo? First, it should be liquid. Kasi pag walang liquidity, tapos yung mga posting, may mga gaps.
mahirap kang makalabas. Kumbaga pag bumili ka tapos may gap, tapos pagbebenta ka may gap, sobrang laki na ng risk na ano mo na tinitake in mo. Second, dapat medyo nasa simula ka. Kasi pag nasa middle ka na ng game, yung mga unang nagtulak sa presyong yun, bebentahan ka na. Third, dapat kahit pa paano may setup yung itsura yung chart. What do you mean? Yung lagi sinasabi nila Argel, nila Jeremy, yung dapat may consolidation, mas maliit yung risk mo. So better ganun yung may ganung simple criteria for choosing if you're going to participate in basura or hindi. At saka dapat mabilis ka. Kung nakita mong the price is or the chart is going against you, it's better to move out kaysa ma-FOMO ka. Kasi totoo, yung basura is not for everyone. Kasi nakaka-stress din bantayan yan eh. Okay? It's rigs na stress eh, kanina. Yung sa... Oo, nakaka-stress naman talaga. Parang kanina. Ah, parang yung chart ng AR. Gusto mo makita yung chart ng AR. Kasi na last year nga, di ba, nasimulan natin yun. Titingnan natin sa 0.0, sa sobrang daming 0, ang gulo nga eh. 0.00, 0.0012. 0.001, ayan, 0.01, 0.0012. Ang hirap naman talaga pumasok sa ganyan because per fluctuation, like sinabi ni Arjun, it's 10%. So pag mali ka kagad, talo ka kagad ng 10%. Pero nakita mo, yan, slowly pumapasok yung volume. Ngayon, sabihin mo, dyan sa presyo mga 2.5, papasok ka ba? Hindi muna. Kasi hindi mo alam kung kaya masustain yung ganyang movement. Tama nga, may pumasok na liquidity. Pero paano pag yung mga bumili dyan, nag-start na magbenta? So, ipit ka na naman. So, you wait for it to move, to consolidate, to move it, to move sideways. Ngayon, yan, nakita mo, for the past two, three weeks, nag-sideways siya. So, at least alam mo na na-sustain yung initial move na from 0.0012 to 0.0 around 35. So, yan, nakita mo, may setup. Medyo may support ka at 0.003, lumiit yung risk mo. So, it's okay to kahit papano anticipate ka konti if you really like to participate in it. At least, mas kung mali ka, maliit lang yung risk mo, yung talo mo. So, it's okay to participate pero hindi lahat madali kumita. Par hindsight na lang sabi mo, oh, ito buying, pero totoo, it's really hard. Tsaka, dapat ingat din kayo kasi ito mga small penny stocks na yan, they are traded by seasoned traders. Yung iba talagang sorry for the term, but manipulation. Minsan manipulated yung prices eh. Okay? For example, yung AR, the market cap ng AR is as of today, 1.5 billion. And the value traded today is 900 million. Diba? So around three-fifth of the market cap traded today. So masasabi mo ba na 60% ng total shares umikot? Hindi eh. Ibig sabihin yung shares paikot-ikot lang within the day. Tapos yung masasabi ko rin is iba ang news sa chismis ah. Kasi marami kang, syempre, mababasa mo sa forum, oy, backdoor ng ganyan. Siguro sa lahat ng mga kwento, mga 10% lang ang totoo. So, ingat din lang to listen to every speculative or chismis na marinig nyo. Kasi around 10% lang yung totoo. Yung iba, just to create hype and to jack up the price. Tapos yung isa, about yung may question about ano eh, position, kung lahat ba ng pera mo, ginagamit mo na dapat may hawak ka. Tama yung sinabi ni Jeremy, pag wala ka naman makita, hindi mo naman kailangan i-force yung sarili mo to buy a stock eh. Ito, importante ito, cash is also a position. Hindi lang pag may hawak ka na stock, ibig sabihin yung position ka. Cash is also a position. Kasi if you want to buy, kaya rin, may something na biglang maganda, may pera ka pambili, or pag nahulog yung market, na protect,
na-protect ka from the possible losses. Okay? So, based on experience, medyo yung cycle na to, umakyat yung big caps, mid caps, tapos ngayon basura, yung next, feeling ko medyo malapit na marin kahit pa paano, may correction din eh. Kasi ang problema, pag maraming natalo, maraming kumita, pero marami rin magsusole din since a lot of them are playing this basura stocks. Sigurado at the end of the day, maraming may ipit. So, ang mangyari, wala na naman pera yung mga tao na balik nila yung gains, most of their gains. So, parang balik to square one. So, instead of FOMO, pag kumita kayo, protect it. And just wait for the right time to buy again. Be patient. Yun. Tapos, Riggs, may tanong, ano raw, how do you determine if stock is liquid? Liquid. Meaning high volume? Yes. Kasi, for example, ito, makikita mo, December, di ba? Tingnan mo yung left side ng chart. From yung mid-December to the left, nakita mo yung bars, ang liliit. Yung bars ng volume, ah. Yung bars ng volume. Tapos biglang pumasok, yan, 1 billion, 1 billion. So, ibig sabihin, pupasok na yung liquidity. So, it's a good, magandang, pwede mo gamitin yan. I-reference mo siya sa previous bars ng volume. So, yan, yung mid na December, pumasok 1 billion. Never pa naman siya nag 1 billion for the past, ilang months yan sigurado, for the past year. Tapos the next day, umabot another billion, tumaas na naman, lumalaki yung, ibig sabihin may pumasok na liquidity. Mm-hmm. So yun, ibig sabihin may volume din. Yes. Oo. Alright, thanks Riggs.